Black Showbiz. Bongga at bago ang pagka-short hair ni Bianca Umali sa ginanap na Sparkle MediaCon. Malaki umano ang nagawa ng natapos niyang series na Half World sa HBO at iba pa niyang project gaya ng second installment ng Manopo Legacy. Ayon sa actress, "All of us are very lucky to have been part of this Sparkle launch and it is a wonderful journey and new chapter for all of us to open and I am very excited." Samantalang, ang collab team naman nito na si Ruru Madrid ay open pa umano na matuto pa dahil sa profesyong ito. Dapat talaga tuloy-tuloy ang pag-aaral sa craft na pinili mo. Ani Ruru, "Never stop learning dito sa industriya natin. Maraming papasok na mas magaling sa'yo, mas pogi, mas maganda. Pero as long as nandun yung pagmamahal mo sa craft mo, as long as you're very passionate about your craft, hindi mawawala yung spark. As long as nakapagbigay ka ng inspirasyon sa mga manonood, sa mga taong nagmamahal sa'yo, sa mga taong sumusuporta sa'yo, hindi ka mawawala dyan." Pambawi na sana ni Ruru ang lolong na noong last quarter ng 2020 ay puspusa na ang pagsasanay niya. Ang leading lady dapat ni Ruru sa lolong ay si Sanya Lopez. Iniwan ni Sanya ang lolong nang mapili siyang kahalili ni Marian Rivera sa First Yaya. Isa dapat ang lolong sa mga paandar ng GMA for 2021. Makatuturan ng story nito lalo pat nalalapit ang eleksyon. Pero dahil sa parami ng parami ang mga bagong kaso ng virus ngayong taon ay tiyak na mapapanood na ang serye. Best bet for level ng artistry and stardom given the right project ay si Ruru Madrid at Bianca Umali na aabangan ngayong taon. Maraming upcoming project further ang dalawa. Pero habang may mystery ang hindi pag-amin ng dalawa sa kanilang relasyon, si Ruru at Bianca ang pantapat umano ng Kapuso Network sa liske ng Kapamilya Network. Samantalang, sa isang vlog, kinumpirma ng talent manager na si OG Diaz na nakatakdang gumawa ng mga bagong proyekto ang Kapamilya Love Team na si Nalaisa Soberano at Enrique Hill sa Kapamilya Network sa 2022. Ayon kay OG Diaz na co-manager ng karir ni Soberano, ang dalawa ay nakatakdang gumawa ng isa pang pelikula at teleserye sa ilalim ng Star Cinema. Mas uunahin daw ang pelikula. Magkakaroon din ng ilang proyekto ang sikat na Love Team na ipapalabas sa Netflix. Meron na ngang project, ipa-finalize lang namin yung mga pitching, inaayos yung mga karakter, huwag po kayong mainip, Diyos ko po, nahihiya na rin naman ako kakabalita sa inyo. Uunahin muna pelikula tapos teleserye. Siyempre, yan ay sa ABS-CBN pa rin. Mayroon dyan mga Netflix ganyan. No details were shared about the said project but OG said they are just waiting for the quarantine protocols on lock-in taping to loosen before filming. Tignan natin kung wala na yung mga 7 araw na pamamalagi sa hotel bilang quarantine. Ang huling pelikula nga ng Lisken ay ang Alone Together, directed by Antoinette Jadon. Kaya't excited na mga fans na muling makita ang dalawa sa telebisyon. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinyon. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin mo na ng notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.